Sa mga naghanap ng murang gaming tablet dyan, especially pang Mobile Legends, itong gamit ko ang pinakasulit na gaming tablet na mabibili nyo ngayon. Ito guys, ang Realme Pad Mini. Meron siyang 8.7 inches na IPS LCD display at 800p na resolution. Para may idea kayo sa may screen size niya, ito si Infinix Note 10 Pro na meron 6.95 inches. Ito naman guys yung isang Realme Pad na merong 11 inches. At ito guys ang display ng Realme Pad Mini. Tamang tama lang yan guys para sa akin. Samahan pa nga ng malita bezel lang sa may taas niya saka sa may ibaba. Kaya kahit medyo malaki guys ang display niya na 8.7 inches, hindi naman siya masyadong mukhang malaki. Kaya nga naka full screen naman siya. 32GB version lang itong gamit ko ngayon. Kung Mobile Legends lang ang nilalaro mo, I think okay naman na yan. Makakapaglagay ka pa rin naman guys ng mga application dito. Like ng Facebook saka TikTok. Meron ding LTE version guys ng Realme Pad Mini na kulang 8,000 guys ang SRP. Itong Wi-Fi version guys, 63 ko lang siya nabili sa may Lazada nitong nakaraang sale. Pero expandable naman siya kung mahilig ka mag-download ng movie at ilalagay mo siya sa may memory card. Pero I suggest guys yung merong SIM slot na ang kunin natin para kahit nasa labas tayo or nasa mall, still makakapag-games ka pa rin at makakapag-YouTube pagkakailangan mo. Metal guys yung kanyang build quality. Panalo na yan guys para sa may ganyang presyo. Dahil madalang ang ganyang build quality sa mga ganyang presyo ng mga smartphone ngayon. Formang iPad guys ng kanyang design na hindi nga masyadong makapal. Dual speaker siya guys sa sobrang lakas. I mean sobrang lakas guys. Hindi ko lang mahanap guys kung nasan yung decibel meter ko para maipakita sa inyo kung gano'n siyang kalakas. Compare sa ibang smartphone na naka dual speaker din. Naging possible guys yung ganyang kalakas sa speaker niya dahil malaki yung body ng tablet. Compare sa mga ibang smartphone mga naka dual speaker din. Kaya mas malakas case yung sounds na nagagawa niya. 64mAh case yung kanyang battery, never ng 10W sa charger na kasama sa box. Para sa isang tablet case, medyo malit yan para sa akin. Mas okay sana at least naka 7,000mAh battery na siya. Saka battery din siguro guys ang naapekto ng sobrang nipis na design niya. Habang gamit ko siya dito guys sa may Mobile Legends, hindi ko ramdam guys na naka 3GB lang to. Siyempre dahil yung sa may Unisoc T616 na processor niya, na merong Mali G57 MP1. Halos kasing lakas yan guys ng Helio G96. Saka mas malakas yan compare sa may Helio G88. Dahil naka Mali G52 lang sila. Merong 4GB 64GB na version guys ng Realme Pad Mini. Kaso medyo mahal siya. Dahil around 9K to 10K yung kanyang presyo. Isang naapektuhan guys ng mababang RAM niya is dito sa may Call of Duty Mobile. Naka low graphics lang siya at medium na frame rate. Yan guys yung sample na gameplay ko sa kanya. Okay na okay pa rin naman siya dito guys kahit ganyan yung mga settings niya. Still napaka super smooth pa rin niya. Hindi nyo rin basta-basta matatakpan yung kanyang speaker dito. Dahil pagka naka-landscape tayo, pagka naglalaro na, is medyo mataas guys yung kanyang speaker dahil nga tablet siya. Nandito sa may dalawang gilid yung kanyang speaker na sobrang lakas nga. Sa may camera niya naka 8 megapixel lang siya. Saka 5 megapixel na front selfie camera. Tama lang naman yan guys para sa isang tablet. Ang isang maganda rin dito kay Realme Pad Mini, is naka almost stock Android na siya na Realme UI. Wala siyang masyadong bloatware dito. Mga Google Apps lang guys yung mga naka-install sa kanya. Tapos pwede mo pa nga siyang i-disable. Ayos na ayos din yan para makasave ng storage. At nakakabagal din pagka sobrang daming apps guys na hindi mo naman kailangan. Tapos lagi pang merong update sa may Play Store. As of now guys, naka Android 11 pa rin siya. Hindi ko lang alam kung magkakaroon pa to ng Android 12. Like ng mga ibang smartphone ni Realme. Lalo pa siyang gumanda guys nung nabilan ko na siya ng tempered saka casing na merong built-in guys na stand. Dagdag ko na rin pala guys naka type C siya na charging port at meron din siyang headphone jack. Saka naka Widevine L1 na din siya para sa mga HD na mga video sa may Netflix. Wala nga lang siya guys na fingerprint scanner. Kaya ako naghanap ka guys ng murang tablet yan na merong makatwir na specs kahit papano at magandang build quality na rin. Itong si Realme Pad Mini na guys ang pinakamagandang mabibili mo ngayon. Palike na lang po ako ng katulong video na to. To the next video po, thank you for watching.